help them. I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002. I did not hear so much clapping, so I presume that they are not interested. Ayan, so gusto niyo ba masampulan itong si Sergeant Junel Nuesca? Ang gusto mga nga paro sa kanya ay death penalty na, Senator De La Rosa, sir? Eh kung may death penalty sa iyo, dapat death penalty na yung tao na yan, nabitay na yan. Nag-assist. Ano man yung ginawa niya, sobrang ginawa talaga, dapat death penalty yan. Sa kayo ba kay Senator De La Rosa, sir, bilang dating PNP chief, na ang ating mga kapulisan ay regular po at least once a year o every six months ay sumailalim sa neuro test, Senator, sir? Hindi naman. Sa ngayon, during promotion lang, pag nag-apply ng promotion, nag-apply ng schooling, saka lang na nagpapa-neuro yung mga kapulisan natin. Mm-hmm. Maganda sana kung gagawin programa ng PNP yan na yearly para matignan yung mga tao natin kung baka meron ng nasiraan ng bait. Ayan. Dapat yearly. Dapat yearly. Ayan. Oho. Yes. Oho. Sa palagay niyo ba, Senator De La Rosa, sir, pagka naibalik po ang death penalty, malalong matakot ang mga kabayan natin na gumawa ng krimen? Yes, psychological yan eh. Di ba, ikaw mag-isip ka, meron kang galit na galit ka, gusto kong patayin yung isang tao. Mm-hmm. Pero makapag-isip ka, uy, kung papatayin ko itong tao na ito, mamamatay rin ako afterwards dahil may death penalty. Mm-hmm. So, patay din ako. So, hindi ko gagawin ito. Mm-hmm. Palagi nga sa isip mo yung self-preservation, di ba? Opo. Psychology yan. So, ito... So, yan, na deterrence. Magiging deterrence yan. Deterrent, oha. So, Senator, isa pa. Ayan, abay... Ano na ang estado? Kayo ay nag-file na ng bill. Ano ang estado ng inyong panukala na ibalik ang death penalty? Ayan, umusad na ba sa Senado, Senator De La Rosa, sir? Sawa ng Diyos, wala pa rin nangyari kahit isang hearing. Ang ganun ba? Pinile namin yung mga bills na yon at the start of the 18th Congress, so July. Mm-hmm. First day of work namin, July na pinail namin kagad yung mga bills na yan. Mm-hmm. Ay, marami kanya-kanya pang bills yun. Mm-hmm. Si Senate President Soto, si Senator Pinilacson, si Senator Annie Marcos, Senator Bong Revilla, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Manny Pacquiao, Senator Bungo, at saka ako. So, mm-hmm. ito kami nag-file ng death penalty bills and around 11 siguro, 11 na death penalty bills pending ngayon doon sa referred committee. Mm-hmm. So wala pa rin nangyari, wala pa rin hearing. So awan ko, paano ito? Ilang days na ako nag-iingay dyan sa Senado. Uh-huh. Na dapat ma-hear nga yung mga bills na yan. Oh, lalo't eye-opener, sir. Senator, sir, ito nangyari kay ginawa ni Sergeant Nuesca. Kaya siguro dapat ma-calendar yan at ma-discuss ulit kung dapat ba ibalik ang death penalty o hindi. Eh, last one pa nga, yung last State of the Nation address ni Pangulo, mm-hmm. sinabi niya na nakiusap talaga sa Senado, na ipasa niyan, pero mm-hmm. wala pa rin, hindi gumagalaw. Mm-hmm. Apparently, anti-death penalty bill yung committee na yan. Ganun po ba? So, abangan po natin sa inyong pagbabalik ng sesyon, Senator Sir, baka matalakay na lang gusto itong pagbabalik ng death penalty. Yes, sana nga. Uh-huh. Para naman para matalakan yan at yung may kanya-kanyang version kami, yung mm-hmm. 7 senators na nag-author ng bill nito mm-hmm. ay may kanya-kanyang version at mm-hmm. Siguro ma-consolidate ito lahat at mm-hmm. magkaroon ng substitute bill mm-hmm. na ipapasa ng committee na yan pag during this the committee report o sumukukover niya yung ibang kaso. Mm-hmm. Isa na lang, Senator Sir, kayo po ay nagkaroon ng COVID. Kumusta na po kayo? Kumusta po inyong kalusugan? Kumusta ang inyong katawan? Well, back to work na ako. Back to yung usual na ginagawa ko. Mm-hmm.
pero nakakatakot pa rin. Ayaw kong matatamaan for the second twice. Tatamaan ang COVID-19. Nakakatakot talaga yung sakit na ito. Talaga? So, ingat tayo, Dio. Lalo na pag tayo. May ingat na tayo, Dio. Opo. Ingat tayo. Kasi sa amin na natinamaan, yung anak ko, yung driver ko, wow, yung katulong ko, yung mga bata pa sila eh. So, puro sila mga asymptomatic. Ako lang na medyo may edad ang naging symptomatic na nag-fever ako. Wow. Kaya, iniisip ko, noon din, eh, sana huwag ako mag-cremate. Ako kung sa hospital, huwag sana ako mag-cremate. Huwag mo muna ako ipag-cremate. Iba talaga, Dio. Ingat talaga. Kung ano yung pag-iingat po ngayon, gawin mo pang duple. So, yun yung naramdaman nyo, Senator Sir. Nilagnat kayo, ayan, nanginginig, ano pa. Hirap daw huminga pagka tinamaan ng COVID. Sa awa ng Diyos, nagugulat nga yung mga doktor sa akin. Sabi nila, yung iba, in-oxygen ka agad namin dito. Pero ikaw, kayang-kaya mong huminga. Tsaka yung oxygen level mo, hindi bumababa sa 96, 97, 98. So, kasi pag magbababa ka ng 95 below, kailangan muna ng oxygen. Pero sa akin, hindi man bumababa. Despite the fact na nakita nila, first day na pagpasok ko sa Asian Hospital, malinis yung aking lungs. Walang sarang kita, clear. The second day, binix nila naman ako uli. Nakita na kagad nila doon yung nagkalat na agad sa boot lungs ko, sa dalawang lungs ko, yung virus. Hindi, yung effect ng virus, yung anong tawag ng sakit na yan? Yung coronavirus. Parang emphysema o... Hindi, ayan. Yung sinasabi na... Bronchitis. Pulmonary. Dito kasi doktor kaya anyway. Pneumonia. Okay. Nagkalat agad sa dalawang lungs ko kaya yun na, tiniran ako ng antiviral, yung Remdesivir. Remdesivir. So yun po nagaling sa inyo. Ayan. Pero at least hindi ako na oxygen. Kahit paano, malakakatulong rin yun itong pagbibisiklita natin. Lumalakas yung lungs natin. Kung nagbibisiklita ka. Opo. Senator De La Rosa, sir, ayan, ingat po kayo. Maraming salamat. Maganda umaga. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo. Maganda umaga sa ating lahat, Dio. Thank you very much, sir. Nabuhay ang mga panawagang ibalik ang parusang bitay kasunod ng brutal na pagpatay ni Police Staff Sergeant Jonel Nuezga sa mag-inang Gregorio sa Paniki, Tarlac. Naniniwala si PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Usana na dapat bitayin si Nuezga kung legal na itong ipinatutupad sa bansa. As regards death penalty po, we are in support of that. In fact, kahit dito po sa kaso ni Nuezga, if it deserves that death penalty be imposed, then the PNP has already spoken that such a case deserves death penalty po. Para naman kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, dapat i-cremate ng buhay ang tinaguriang killer cop. Nanawagan din sina Senators Manny Pacquiao, Ronald Bato de la Rosa at Bong Revilla na ibalik ang death penalty bilang parusa sa mga suspect sa karumaldumal na krimen o heinous crimes. Isang Jamie Lynn Espinueva naman ang nanguna sa isang online petition para sa capital punishment na karapat dapat umano para kay Nuezga. Nakakalap na ng higit 1,800 na pirma ang naturang online petition sa website na change.org. Nauna rito, binanggit na ni Pangulong Duterte sa kanyang huling sona na dapat nang madaliin ang panukalang batas sa lethal injection para sa mga sangkot sa illegal na droga. I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002, the drug syndicates continue to operate. This law will not only help us deter criminality, but also save our children from the dangers posed by the illegal and dangerous drugs.